Hi guys! I'm back! It's Ruth Ilonga and welcome ulit sa aking channel. So today's video po, isi-share ko lang sa inyo yung naging experience ni husband nung pumunta siya sa Cebu to Iloilo, Iloilo to Cebu. So syempre first, mag-check-in kayo doon sa port. Ang ganda talaga mag-travel today, ano, kasi these days, hindi na kailangan ng RT-PCR test. Diba? Hindi na siya masyadong istrikto. So, it's time na, ano, take the opportunity hanggang hindi istrikt yung mga port natin. Especially sa Cebu, guys. Cool na cool transaction lang dyan sila. Wala silang maraming kine. Kumpara mo sa Iloilo, medyo complicated pa konti. So yun, nasa port lang sila, sakay sila ng bus, papunta doon sa barko. Taganda ng kanilang bus. Itong port pala guys, ay Cebu to Iloilo na siya, na nakuha na video. So, galing itong Cebu, papunta yung Iloilo na. Kasi yung Iloilo to Cebu, hindi na nila nakunan yung ano, pagta-travel. So, ito na yung Cokaliong Shipping Lines na barko na sasakyan nila. Ang ganda ng dagat kasi makanay lang siya guys. Walang malalaking alon. Then, ang ganda ng ano nila, ng suite nilang kinuha na nabook. Ang ganda talaga ng pwesto. So, yung Cokaliong Shipping Lines, guys, sea travel going to Cebu, accommodation rates, ito po yung kanilang mga ano, pwedeng pagpipilian, depende po sa inyong mga budget dyan. So, meron silang economy, 1.4 po yung economy nila, then meron din silang business class, 1.8, at syempre ito yung na husband, kinuha nila yung suite room, yung 4.8 siya, pero good for 3 na yun. So, pag marami kayo or tatlo or 4, meron din 4 pero umaabot na siya ng 7,000 plus, pero good for 4, apat na. Pero yung ito, good for 3, 4.8 lang. Yung ano, kumbaga kung bibilangin mo parang 1.6 per person lang, pero maganda na guys yung ano, yung suite na room niya. Ang bongga na. May sarili siyang banyo. Ayan, maganda yung banyo nila, yung bed nila. Tapos syempre, 'di ba mas mura nga mag-travel by sea kumpara mo naman mag-travel ka by airplane, 'di ba? Marami na ngayong mga magagandang amenities yung ating mga barko, 'di ba? So, kung hindi lang naman rush, hindi masyadong nagmamadali, pwede po muna kayo mag-relax na mag-travel by sea. Tapos overlooking sa dagat yung kanilang bintana dyan guys. Ayan. Then, ito na nga yung view scenery paggabi. Ganda ng mga ilaw.
Thank you so much guys for watching. Hope meron po kayo nakuhang idea ulit para tayo makatipid sa paggagalan itong summer, 'di ba? Mas makatipid ka, edi yung natipid mong sa pag-travel, edi pwede nang pang pambilin pagkain doon sa mapupuntahan mo. At syempre, ang pasalubong. Hindi pwedeng kalimutan yung pasalubong, guys. So, thank you so much and see you next time sa aking YouTube channel. Bye!